Since walang game ngayon, so ang ipa-vlog natin is yung natutunan natin sa basketball, yung tough hand shooting at saka yung soft hand shooting. Okay? Yung tough hand shooting na halos yung buong kamay mo nakapulupot to sa bola, yung mga malalaki ang kamay, Kawhi Leonard, Jordan, Kobe, yung mga ganyan. Pero pag sinabi mo ng mga soft hand shooting, yung kamay mo is, iba yung grip. Yung grip mo sa bola is fingers lang, hindi umaabot dun sa palad mo. So yung fingers mo, si Steph Curry mas malambot, hindi sakop ng buong kamay niya yung bola. Kaya yung release niya, pwede sa mas malayo. Kaya magaling na 3-point shooter si Steph Curry dahil ang kanyang shooting motion na ginagamit is yung soft hand shooting. So lagi na nga nilang sinasabi, pag meron kang soft touch, parang andaling ipasok ng bola sa ring pag meron kang soft touch. Kasi, well, except siguro kay Kawhi Leonard, dahil si Kawhi Leonard malaki yung kamay niya, magaling siya sa mid-range at the same time, efficient din siya sa 3 points. So ibig sabihin yung dynamics mo na napapractice mo yung accuracy. Kasi yung panahon ni Jordan, hindi naman nagtitira ng 3 points masyado eh. Eh ngayon, required na tumira ng 3 points. So, kung si Jordan ay naglalaro ngayong panahon na to, malamang magiging 3 point shooter din siya. But yun lang yung bago nating natutunan, yung tough hand shooting, tsaka yung soft hand shooting. Yun pala yung shooting mechanics na pag malaki yung kamay at saka maliit yung kamay. Well, si James Yap, diba? 3-point shooter si James Yap, pero malaki yung ano niya. Malaki yung kamay niya, kaya dakot niya yung bola, pero yung release niya is napaka-soft sa 3 points. Usually kasi pag malaki ang kamay mo, medyo pag malayo na yung tira mo sa 3-point area na tira mo, medyo mahaba na lagi yung bounce ng bola pag malayo. So kung talagang titira ka line drive, si James Yap hindi, bibira yung player na malaki yung kamay, pero kung tumira ng malayo, suwabe. So yun lang yung bago nating natutunan sa basketball, yung tough hand na yan, tough hand shooting and yung soft hand shooting. So maganda siguro kung malaki yung kamay mo, dapat napapractice mo rin tumira ng malayo. Practice lang siguro yun. Kasi may nakakagawa naman nun. So, yun lang po.